Magandang hapon, mga classmates! Ayan, ngayon ay Biyernes at syempre araw na naman ng Wikaharian Online World. Ako, si Ate Michelle at syempre welcome sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa first time naming makakasama dito sa Wikaharian Online World. Magandang hapon sa inyo at sana tumutok kayo hanggang sa dulo ng ating session ngayong araw dahil marami na naman tayong mga inihandang gawain at mga gawain pagsasamahan ngayong araw na ito. Nako, ito na. Nakikita ko na pumapasok na ang ating mga classmates. Ayan, hello Ayen Ardaban, magandang hapon din sa'yo. Hanileth Boroy, hello, magandang hapon sa'yo. Si Ma'am Joy, nandito na. Simon Riley, Erandio Carel. Ayan, magandang hapon. Ate Nina, nandito na siya. Hello Kuya Ash. Sige, tignan natin na kung nasaan pa ang iba nating mga classmates. Nakikita ko na ang mga pang... Si Zaman Khan, hello sa'yo. Sino pang nandito na? Aha. Si Jillian Samson, nandito na rin. Si Marie De Castro. Ayan, si Ma'am Joy Erandio, hello, nandito ka na. Si Liza Henita, hello po. Si Kuya Jomar, nandito na rin. Sino pa? Si Sheila Dioko. Hello, Sheila Dioko. Misha Dioko. Sino pang nandito na? Sino pa? Si Anchesca Galicia. Hello. Ayan. Sigurado ako excited na rin kayo sa ating bugtungan ngayong araw, hindi ba? Ano, Shane Flores, excited ka na ba sa ating bugtungan? Pati si J.O. Si Colleen Olioda pala yun. Oo. Si Rebelen Pantalyon Salanga. Hello din sa'yo, magandang hapon. O, nako, excited na daw si Shane Flores sa ating pugtungan ngayong araw. Ayan, sige, habang hinihintay natin pumasok iba pa nating mga classmates, simulan na natin ang bugtungan. Ayan, para sa araw na ito, ang mga bugtong natin ay nagsisimula o ang mga sagot sa bugtong natin ay nagsisimula sa titik A. O, ulitin ko ha, ang sagot sa mga bugtong natin ngayong araw ay nagsimula sa titik A o sa tunog na aha. Ayan. O sige, mag-review muna tayo kung ano ba ang tunog na A o titik A. Gusto ko tumingin kayo sa paligid ninyo at maghanap kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na A. Ayan. Pagkatapos, isulat nyo sa comment section para mabigyan ko kayo ng special shout out. Ulitin ko ha, maghanap kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na A at isulat ninyo sa comment section. Okay? Sige, tignan ko, baka meron na. Hello din sa'yo, Lexi Providencia. Lexi and Jared from Santa Rosa, Laguna. Sino pang nandito na? Si Nikki Alase. Magandang araw. Sugar Baby Loves. Baby 30 pala yan, si Baby 30. Oh, first time daw ni Justin Eknart. Hello and welcome sa'yo. Hello, Aryan. Rafael Bernardo. Hello din sa'yo. Ayan, tignan natin. Enrico Vicencio. Hello. Philip. Hello, Philip. Sige, tignan natin kung may mga sagot na yung ating mga classmates. Mga bagay nagsisimula sa A o sa titik A. Okay, sabi ni Sheila Joko, apple. Tama, apple. Yun din ang sabi ni Che Abel. Sabi naman ni Jillian Samson, alahas. Tama yon Jillian, alahas. Nagsimula yun sa titik A o sa tunog na A. Yun din ang sabi ni,
sabi naman ni Joanna de la Paz Geluz, aklat, tama rin yun. Ant, tama rin yun. Aso, tama ka dun, Sean. Alikabok, tama, 3D. Ito pa, sabi ni Jerica Marquita, arrow, tama rin yun. Alkohol, oo nga, alkohol, ano, kailangan nag-aalkohol tayo ngayon para makaiwas tayo sa sakit. Hello din sa iyo, Casolino Rain. Ayan, atis. Ayun, atis. Buti alam niyo pa yung atis. Parang wala na ako nakikitang atis ngayon eh. Ampalaya, tama. Araw, tama rin yun. O, ang daming binigay ni Rebelen sa langga. Aso, aklat, alambre, abo, apple, abaniko, abukado, araw, anim. Waba, very good ah. Apa, asukal. Very good. Okay. Dahil marami kayong alam ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na A, tignan natin kung ang ilan sa mga iyan ang sagot sa ating bugtungan ngayong araw. Umpisahan ko na ha. Ito ang ating unang bugtong. Makinig kayo ng mabuti. At sagutin nyo ang bugtong na ito. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ano kaya ito? Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Sabi ni Peter Paul, bagay na nagsimula sa titik A or tunog na araw. Tama yun. Ayan! May sagot na si Ria Herrera at si Justin Eknart. At ang sagot ay aso! Ayan ang sagot sa bugtong na mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Bakit ba aso ang sagot sa bugtong na yon? Pansinin nyo yung mga aso sa paligid nyo kung may aso kayo sa bahay. Kapag nakaupo sila, diba, parang nakaganon sila, dito yung paa nila, tapos yung ulo nila dito sa taas. Pero pag nakatayo sila, nakaganon sila. So, mas mababa yung taas nila kapag nakatayo kaysa kapag nakaupo. Ayan. Kaya yun ang sagot. Aso. First time daw nila Joanna de la Paz Queluz. Hello po sa inyo at welcome sa Wikaharian Online World. Naku, ang daming nakakuha ng tamang sagot. Si Aaron Seneca, si Ma'am Joy, si Elsa Tatil, si Ann Cheska Galicia, si Tiffany Acuña, tama rin, si Casolino Rain, Pablita Custodio, Renee Velasco, ayan, si Colleen, tama rin, si Zizaman Khan, tama rin. Very good! Okay, eto na ang ating ikalawang bugtong. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ano naman ang sagot sa bugtong na ito? Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ano bang nagsisimula sa titik A ang lagi mong kasama kahit saan? Kaya ito. Tignan nga natin kung masasagot ninyo ang bugtong na ito. Ayun, sabi ni Vanna, Kesha Benyelon. Sabi rin ni Peter Paul at ni Zephira Kate Anino. Ayan, kung ang sagot niyo ay Anino, tama rin kayo katulad nung ibinigay nila ang sagot. Okay, ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ang sagot ay Anino. Oo, or shadow sa English. Pansinin ninyo, kahit nasaan kayo, lagi kayong may Anino. Ayan, kaya yan ay kasama ninyo kahit saan. Tama ka, Sugar. Anino. Ayan, si Che Abel, tama. Ay, si Tiffany Acuña, tama rin siya. Si Aaron, tama rin siya. O si Helena, si Helena, si Liam at saka si Arkin, tama rin sila. Kasi anino ang sagot nila. Si Ate Marian, tama rin. Anino ang sagot niya. Wow, ang galing nyo ha. Si Kuya Jomar, tsaka si Kuya Joss, tama rin sila. Anino ang sagot.
Very good. O, ito na ang ating ikatlong bugtong. Kinig kayo ng mabuti. Ang alaga kong hugis bilog, bariya-bariya ang laman loob. Ano naman ito? Ang alaga kong hugis bilog, bariya-bariya ang laman loob. Tignan nga natin kung masasagutin nyo ang ating ikatlong bugtong. O tama si JC, pa kanya Penalba kanina, anino ang sagot niya? Si Joy Palden kanina, anino ang sagot niya? Tama kayo. Pati si Reserere. Ayun! Kung ang sagot mo ay alkansya, tama ka. Ayan. Yan ang sagot sa ating ikatlong bugtong na ang alaga kong hugis bilog, bariya-bariya ang laman loob ay alkansya. Diba? Yung mga alkansya natin, bariya-bariya yung laman noon. Kaya yun ang ating sagot sa bugtong na nabanggit natin kanina, yung ikatlong bugtong natin. Yan, very good. At tama yung mga sagot ninyo. Ayan, may bago na naman tayong alam na bugtong. Subukan nyo yung pahulaan sa inyong mga kapamilya para meron kayong magawa ngayong hapon, no? Habang kayo ay nagpapahinga. Okay. Okay, tama kayong lahat. Alkansya. Ayan. Yay! Tama daw si Philip. Congratulations sa inyong lahat na nakakuha ng tamang sagot. Kung di ba naman ako ang tamang sagot, okay lang yun. Ang mahalaga, may bago kang natutunan ngayong araw na ito. Okay, ngayon oras na para magbigay naman ako ng special shout-out sa mga bata na nagpadala ng kanilang artwork noong Lunes. At ano ba yung artwork natin noong Lunes? Yan ay walang iba kundi ang ating Alitap-tap puppet. Ayan, kung nagpadala ka nung Lunes ng larawan ng iyong Alitap-tap puppet, dapat kasama ka sa listahan namin ngayong araw. At syempre, dahil napag-usapan natin ang titik A, yung tunog na A, uunahin kong banggitin ang pangalan ng mga bata na nagsisimula sa titik A or tunog na A. Handa na ba kayo marinig ang pangalan ninyo? Eto na! Maraming salamat sa inyo, Akisha Almodovar, Aliana de la Merced, Alisa Pabingwit, Althea Braza, Amber Tolentino, Ann Galicia, Arian Santos, Ayen Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesa Dichoso, at Ayesa Rivera. Ayan yung mga classmates natin na ang pangalan ay nagsimula sa titik A or tunog na A. Siyempre, maliban sa kanila, mayroon ding ibang mga bata na nagpadala ng kanilang mga artwork kahit na hindi sa titik A or sa tunog na A nagsisimula ang kanilang pangalan. At yan ay sina Caleb Okwaman, Cassandra Celestial, Chris Tatil, Clarice Vargas, Cyrus Santua, Eligio de la Merced III, Emmanuel Banyes, George Bacoog, Hannah Evangelista, Hannah David, Jamie Magsilaw, Janelle Matematico, Janine Palestroque, Jaden Okwaman, Jaisel Deguia, Jillian Samson, JJ Pabingwit, Colleen Noliada, John Clark Vargas, Caitlin Matias, Kirsten Bartolome, Craig De Castro, Kylie Almodal, Kyrie Dioko, Lance Providencia, Lara Tugade, Lexi Providencia, Luis Jimenez, Luis Tugade, at Maria Dacup. Yan. Maraming salamat sa inyong pagpapadala ng mga larawan ng inyong artwork noong Lunes. So, narinig niyo ba yung mga pangalan ninyo? Kung hindi pa, syempre meron pa akong ibang babasahing pangalan. At ito yung pangalan nina Marion Dacup, Misha Dioko, Oden Poras, Philip Piramide, Peter Sampiano, Prince Marquita, Rafael Bernardo, Renee Santiago, Rowan Herbera, Resarea Beroya, Rose Hernale, Sean Velasco, Shakira Atienza, Shane Flores,
Sean Recon, Simon Carell, Terence Custodio, Tiffany Acuña, Isabel Gongon, Valerie Katindig, Zina Alday, at Zyron Miliare. Ayan, maraming salamat sa pagpapadala ng inyong alitap-tap artwork noong Lunes. At syempre, dun sa mga iba nating classmates na gusto rin mabigyan ng special shoutout at makita ang kanilang larawan sa Facebook page ng Knowledge Channel, tumutok lang kayo hanggang sa dulo ng ating Wikaharian Online World Session ngayong araw. At sumali kayo sa paggawa natin ng art activity para mayroon kayong maipadala bago mag-alas 5 ngayong hapon. Para yan ay mapasama sa listahan ng mga bibigyan ng special shoutout sa Lunes at maisasama sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan. Sige, tignan nga natin. Baka may nakalimutan ako. Okay. Hello, Josh Basanyes. Oh, hello kay Ayesa Dichoso ng Aplaya Elementary School. Ayan, you're welcome, Jayden. Ayan, nanonood daw ang mga babies ni Mary Grace Consuelo na sina Sean Rain Miel Iringan at Johan Murphy Iringan. Hello sa inyo. Good afternoon. Oo nga, Kuya Ash, ang daming nagpadala. Ayan, at sa tingin ko, handa na kayo para umpisahan ang ating pag-aaral sa araw na ito. Kung kaya, pag-aralan na natin ang ating salita. Ang ating salita para sa araw ng Biyernes ay walang iba kundi ang salitang tagak. Yan, ulitin ko. Tagak. Ano ba ang tagak? Ang tagak ay isang uri ng ibon na ganito ang hitsura. Ayan. Okay, ito ay ibon na may mahabang mga paa. Tapos, payat lang yung katawan niya, malaki yung kanyang pakpak, mahaba yung kanyang kanyang parang bibig. Ayan. Ito ay tagak. Yung mga tagak, mahilig silang kumain ng mga insekto. At syempre, kulay puti sila. Okay, ito ay tagak. Ngayon, ano naman o ilan naman ang mga pantig na mayroon sa salitang tagak? Sige nga, kayo nga, subukan ninyong pumalakpak para malaman natin kung ilan ang pantig mayroon sa tagak. Isa, dalawa, tatlo. Tagak. Ilan ang pantig mayroon sa salitang tagak? Ang tagak ay mayroong... Tama, si Jerica Marquita, mayroong dalawang pantig sa salitang tagak. Tagak, ayan, dalawa ang pantig niya. Ano-ano naman ang mga tunog na maririnig natin sa salitang tagak? Ang mga tunog ay T-A-G-A-K. O, ulitin ko. T-A-G. A-K. O ngayon, sabayan nyo naman ako ha. Isa, dalawa, tatlo. T-A-G-A-K. Tagak. Eh, ano naman ang mga titik na bumubuo sa salitang tagak? Ito ay ang mga titik na T-A-G-A at okay. O, sabihin niyo akong sabihin ang mga titik na bumubuo sa salitang tagak. Isa, dalawa, tatlo. T-A-G-A-K. Ayan ang ating salita para sa araw na ito. Tagak. Ayan, sa ating kwento ngayong araw, mayroon tayong makikilalang tagak. Ano kayang gagawin niya sa ating kwento? Yan ang ating aalamin dahil kwentuhan na. Ayan, katahin natin yung awit natin ng kwentuhan dun sa mga bago naming kasama ngayon dito sa Wikaharian Online World. Sabayan nyo rin kami ha. Ito ang aming awit.
Isa, dalawa, tatlo. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata, tenga. Oras na ng kwentuhan. Yan, ulitin natin kasama yung mga bago nating classmates. Isa, dalawa, tatlo. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata, tenga. Oras na ng kwentuhan. Ayan. Papakilala ko sa inyo ngayon ang ating kaibigang Kalabaw. Ayan, ito si Hauhau Kalabaw. Ayan, syempre, ang ating kaibigang Kalabaw ay napakasipag. Araw-araw, tinutulungan niya sa bukid ang mga magsasaka. Tumutulong siya sa pagbubungkal ng lupa o kaya sa pagtatanim ng mga palay. Itong si Hauhau Kalabaw, napakasipag niya at kahit nakakapagod ang kanyang trabaho, hindi siya nagre-reklamo. Pero, may mga insekto sa bukid na talaga namang hindi niya gusto. Ito ay ang mga lamok. Nakikita niyo ba yung mga lamok? Naku, ayaw na ayaw ni Hauhau Kalabaw ng mga lamok. Kasi kinakagat siya ng mga ito. At tuwing kinakagat siya ng mga ito, iginagalaw niya ang kanyang buntot para paalisin ang lamok. At ganito, gumalaw ang buntot ni Hauhau Kalabaw. Swish, swish, swash, swash, swish, swish, swash. Sige nga, gawin natin kung paano gumalaw yung buntot ni Hauhau Kalabaw. Isa, dalawa, tatlo. Swish, swish, swash, swash, swish, swish, swash. Ayan, lagi niyang ginagalaw ang kanyang buntot para mapaalis ang mga lamok. Pero talagang paborito siya ng mga lamok na kagatin. Hindi mo kami mapapaalis, Hauhau Kalabaw. Gustong-gusto ka namin kagatin eh. Yan ang sabi ng mga lamok. Pero si Hauhau Kalabaw, wala naman siyang magawa, kundi swish, swish, swash, swash, swish, swish, swash. Igalaw ng igalaw ang kanyang puntot para maitaboy sila. Isang araw, habang pinapaalis ni Hauhau Kalabaw ang mga lamok sa kanyang katawan, nakita siya ng isang ibon. At ito ay si... Sino nga ito? Si Tagak. At ang sabi ni Tagak, "Kaibigang Kalabaw, kanina ko pa nakikitang gumagalaw ang buntot mo. Ano bang ginagawa mo?" "Oo," sumagot si Hauhau Kalabaw. "Eh kasi yung mga lamok, kanina pa ako kinakagat, kaya tinataboy ko sila gamit ang buntot ko." "Naku, ganun ba?" ang sabi ni Tagak. Nag-isip si Tagak. "Alam ko na," ang sabi ni Tagak. "Tutulungan kitang mapaalis sila. Kakainin ko sila kasi mahilig ako sa insekto." At yun nga ang ginawa ni Tagak. Isa-isa niyang kinain ang mga lamok sa katawan ni Kalabaw. Hanggang sa... wala na sila. Kinain na sila ni Tagak. Naku, ang laki ng pasasalamat ni Hauhau Kalabaw kay Tagak. At kanyang sinabi, "Maraming salamat, Tagak. At tinulungan mo akong mapaalis ang mga insekto sa likod ko. Dahil tinulungan mo ko, maaari kang sumakay sa likod ko at dadalhin kita kung saan mo gusto." At mula noon, naging magkaibigan na sina Tagak at Kalabaw. At alam ninyo, kung mapupunta kayo sa mga bukid, makikita ninyo na talagang magkaibigan ang mga Kalabaw at mga Tagak. Katulad nito. Ayan. Ito isang Kalabaw at ito isang Tagak. Tinutulungan ni Tagak ang Kalabaw na mapaalis yung mga insekto sa kanyang katawan. At si Kalabaw naman, isinasaka niya sa si Tagak at dinadala kung saan niya gusto.
At dyan nagtatapos ang ating kwentong si Tagak at si Kalabaw. Ayan, isa na namang kwento na tungkol sa pagiging mabuting kaibigan ng ating natutunan ngayong araw. O, may tanong ako sa inyo, paano nga ulit ipinakita ni Tagak at ni Kalabaw ang pagiging mabuting kaibigan sa isa't isa? Sige nga, isulat nyo doon sa ating comment section. Paano ipinakita ni Kalabaw at ni Tagak ang pagiging mabuting kaibigan sa isa't isa? Yan. Ako, mukhang nakinig ka ng mabuti, Harvey, ah. Okay, tignan natin. Iyan ang sabi ni Enrico, baka daw magkaroon ng dengue yung mga Kalabaw. Oo nga no, pero dahil tinutulungan siya ni Tagak, hindi siya magkakadengue kasi kinakain na Tagak yung mga lamok. Ayan, tama ka Jerry ka Samson tungkol sa pagtutulungan yung kwento natin. Pero paano nila pinakita yung pagtutulungan? Okay, tama si Vanna Benyalon. Tinulungan ni Tagak yung Kalabaw. Kinain niya yung mga lamok. Tama ka dyan. Eh ano naman yung ginawa ni Kalabaw para kay Tagak? Tama ka rin, Judy Ann Castro, kinain ni Tagak ang mga insekto sa likod ni Kalabaw. Aha. Ayun, tama si Carmen Luna Nielo. Sinakay naman ni Kalabaw si Tagak para makarating kung saan niya gusto pumunta. Tama yun. Tama ka, Sean. Kinain ni Tagak ang mga lamok na nasa likod ni Kalabaw. Pinasyal si Tagak. Oo, pwede rin yun, no? Sabi ni Julia Kiambao, pinasyal si Tagak ni Kalabaw. Kasi nga, nakasakay na siya dun sa katawan ni Kalabaw. Ayan. O, katulad ng natutunan natin sa kwentong ito, kayo rin, pwede kayong maging mabuting kaibigan. At paano nga kayo maging mabuting kaibigan? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, o kaya naman ay kapamilya. Ayan, tatandaan natin yung kwento na yan. At syempre yung kwento rin ni Alitaptap nung Lunes, hindi ba? Lahat sila ay nagpakita ng pagiging mabuting kaibigan sa ating kwento. At dahil tinuruan tayo ng pagiging mabuting kaibigan ni Kalabaw at ni Tagak, excited na ba kayong malaman kung anong gagawin natin sa art time? Ayan, ang ating art activity ngayong araw ay tungkol sa isa sa mga tauhan natin ngayong araw. Dahil nakagawa na tayo ng Kalabaw nung nakaraan, ngayon ay gagawa naman tayo ng ibon na katulad ni Tagak. Ito na siya. Papakita ko sa inyo. Tada! Ito ang ating baby ibon na parang si Tagak kasi kulay puti rin siya. Ayan. At syempre, maliban sa Tagak, marami pang uri ng ibon. Kaya gumawa pa ako ng isa pang klase ng ibon. Ayan. Nakikita niyo ba yung mga ibon natin? Ayan, ito ang ating gagawing art activity ngayong hapon. Kaya ihanda na natin ang ating mga gamit para makagawa tayo ng ating mga baby ibon artworks. Kilalagay ko sila dito habang kinukuha ko yung mga kailangan nating gamit. Okay, una ang kailangan natin ay
ganito, tissue core, o yung basyo ng tissue, okay? So, hanap kayo sa bahay kung meron kayong ganito. Kung wala naman, okay lang. Tuturuan ko kayo mamaya kung anong pwede ninyong gawin kung wala kayong tissue core. Maliban sa tissue core, gagamit tayo ng mga makukulay na papel. O yung mga natira nating mga colored paper nung nakaraan, o ihanda nyo na. Katulad ng mga gagamitin ko ngayon, ito yung mga ginamit ko pa nung nakaraan. So, gagamitin ko pa siya. Ito rin at ito. So, tatlong kulay, okay, ng colored paper ang ating gagamitin. Kahit anong kulay na gusto ninyo. Ako ang pinili ko, yellow, blue, tsaka orange. Kayo kung gusto nyo ng ibang kulay, pwede rin. Gagamit din tayo ng, syempre, pandikit. Yan, pwedeng glue, pwedeng paste, pwede rin namang tape. Kailangan din natin ng panulat o marker, kahit anong kulay. Okay? So, ako gagamitin ko yung lagi kong ginagamit, yung brown. At syempre, gagamit tayo ng gunting. Ayan, katulad ng palagi nating sinasabi, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Okay, o tignan ulit natin yung ating baby bird artwork. Okay, so ang una nating gagawin ay babalutan natin yung katawan ng ating ating ibon. Okay, so yung tissue core kukunin natin at babalutin natin siya ng kahit anong kulay na gusto ninyo. Okay, paano ba natin siya babalutin? Kuha kayo ng makulay na papel, colored paper, tapos susukatin ninyo kung gaano ka lapad yung katawan ng ating ibon o yung tissue core. O hanggang dito siya. Ayan. So, gugupitin ko yung papel na hanggang na ganito siya kalapad. Okay? Tutupiin ko. Sukatin ko ulit. Para sigurado tayo. Para medyo maliit. Nakihan ko konti. Ayan. Tapos, gugupitin natin. Yan, pagkagubit natin ng papel, syempre ibabalot na natin yung ating tissue core ng papel na pinili natin. Yan. Yan. Okay, so lalagyan ko na ng glue yung isang dulo. At yung kabilang dulo. Dahil may sobra, gugupitin ko yung sobra. Pwede pa nating magamit yung mga sobrang papel natin eh. Kaya, gugupitin ko siya. Okay. Ito na. Nabalot ko na yung katawan ng aking ibon. Ngayon, paano kung wala kayong tissue core katulad ng ginagamit ni Ate Michelle? Okay. Kaya mag-alala. Kuha lang kayo ng papel na ganito ka lapad. Okay? At i-roll yun nyo lang siya. Ayan. I-roll yun nyo siyang ganito. Tapos, itikit lang ninyo yung dulo. Ayan, meron na kayong parang tissue core na rin. Parang meron na rin kayong katulad ng ginawa ko kanina. Okay? So, ulitin ko, kung wala kayong tissue core, mag-roll yun lang kayo ng papel, katulad ng ganito. Okay? Ayan. Pagkatapos kong mabalot yung aking tissue core ng makulay na papel o ng colored paper, ang susunod ko namang gagawin ay yung pakpak ng aking
ibon. Para sa pakpak ng aking ibon, gagamit ulit ako ng kulay yellow na papel. O, tignan natin yung hugis ng pakpak. Ayan. Para siyang biluhaba pero patulis yung isang dulo. Igawa tayo ng dalawa. Biluhaba na patulis yung dulo. Parang ganito. Yan. Biluhaba na patulis yung dulo. At pagkatapos, ididikit ko siya dito sa likuran ng aking tissue core na nabalutan ko na ng kulay. Okay? Yung pagdikit ninyo ng pakpak ng inyong ibon, pwedeng pababa, pwede rin namang pataas. Okay? Depende sa kung anong gusto ninyong itsura ng pakpak ng inyong ibon. Dikit ko na yung mga pakpak. Pagamitin ko, pababa yung pakpak niya. Ayan. Naidikit ko na yung pakpak ng aking ibon. Ngayon naman, gagawin ko na yung mukha ng aking ibon. Tignan ulit natin yung mga ibon na ginawa ni Ate Michelle. Para dun sa mukha ng ibon, guguhit tayo na hugis tatsulok para dun sa bibig. Ang gagamitin kong kulay ay orange para dun sa bibig ng aking ibon. So, gugupit lang ako ng tatsulok. Ayan. Pagkatapos, ididikit ko siya dito. Yan. Yan, nailagay ko na yung kanyang bibig. Tignan ko nga kung nakakasunod kayo. Okay. O, mukhang sumusunod naman yung ating mga classmates. So, dahil may bibig na, lalagay ko naman yung mata. Gamit yung aking panulat, magdodrawing ako ng dalawang tuldok dito sa magkabilang dulo ng aking tatsulok. Okay? Ayan! May mukha na yung aking ibon. Ang susunod ko namang gagawin ay yung paa ng aking ibon. O, tignan natin yung paa nung ibon na ginawa ni Ate Michelle. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan. Okay, so gugupit tayo ng papel na hugis paa ng ibon. So, meron siyang tatlong parang mga daliri sa paa. So, kahit anong kulay, pwede nyong gamitin. Ako, gagamit ako ng blue para sa paa. Kahit ng paa na may tatlong daliri. Ayan! Meron na akong paa ng aking ibon. At pagkatapos ay, ididikit ko ang mga paa dito sa ibabang bahagi. Ayan. Kita nyo? Okay. Dikit na natin yung paa.
may paa na yung aking ibon. Yan. O, ngayon, lalagyan ko naman siya ng parang yung corona sa taas. Diba? Sa manok ang tawag natin palong. So, parang ganun yung ilalagay natin sa ulo ng aking ibon. So, kahit anong kulay din, pwede niyong gamitin. Ako, ang gagamitin ko ay kulay blue ulit. Yan. So, kailangan nyo lang gumupit ng pwedeng parang ganito. Kaya, parang ganito. Parang corona talaga. Ayan. Ako, gagawa ako ng parang ganito. Ayan, nakagawa na ako ng parang corona para dun sa aking ibon at ilalagay ko siya dito sa kanyang ulo. Ganyan. Eto na siya. Tapos ko na yung aking baby bird. Ayan. Kung gusto nyo pang lagyan ng ibang mga detalye yung inyong ibon, pwede rin. Halimbawa, gusto kong lagyan din ng guhit yung kanyang pakpak. Kaya, kuha ako ng panulat at lagyan ko lang siya ng konting detalye. Handa nang lumipad ang aking baby ibon. Sige, pagtabi-tabihin natin siya. Isa, dalawa, tatlo. Yan, ating mga baby birds. Ayan. Kung nakasunod kayo at tapos nyo nang gawin ang inyong mga baby bird artwork, saba, pakuhaan nyo na ng litrato sa inyong mga kapamilya. At syempre, huwag ninyong kalimutang isend sa messenger ng Knowledge Channel bago mag alas 5 ngayong hapon. So, ulitin ko, isend nyo agad-agad bago mag alas 5 ngayong hapon ang larawan ng inyong mga baby bird artwork para mapasama yan dun sa mga litrato na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel para makita nyo inyong mga larawan at inyong mga artwork at mabibigyan pa kayo ng special shoutout sa Lunes. Hello! Kami ang mga baby birds! Ayan. Sige, baba muna natin sila. Ayan, marami na naman tayong natutunan at nagawa ngayong araw ng Biyernes. Syempre, may bago tayong mga bugtong na natutunan ngayon. Tatlong bagong bugtong. Nag-aral din tayo ng salitang tagak. O ngayon, alam nyo na ang tagak. Pag nakakita kayo nito sa bukid na nakasampa sa likuran ng kalabaw, alam nyo na ang tawag sa kanya. Tagak. Natutunan din natin ang bagong kwento ni na kalabaw at tagak. Kung saan, nalaman natin ang pagiging mabuting kaibigan, ang pagiging matulungin. At syempre, gumawa tayo ng ating mga baby bird artwork. Ayan. Kung gusto nyong gumawa ng iba-ibang kulay, pwede rin kayong gumawa. Pwede nyo rin itong laruin sa bahay, di ba? Pwede kayong maglaro. Pwede siyang gamitin parang puppet habang nakikipaglaro sa inyong mga kapatid at kapamilya. Ayan. O sige. Dahil natapos na natin ang ating mga gawain ngayong araw, magbibigay na lang ako ng mga paalala. Ayan.
Katulad ng sinabi ko kanina, ipadala ninyo ang larawan ng inyong artwork bago mag-alas 5 ngayong hapon para mapasama yan sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel at syempre para mabigyan din kayo ng special shoutout sa Lunes. Ayan, at syempre, lagi pa rin kayong manood ng Wikaharian on Wikaharian 11:30 ng umaga at 2:30 ng hapon. Mapapanood niyo yan sa Sky Cable Channel 5, sa Sky Direct Channel 12, at syempre mahahanap niyo rin yan sa Knowledge Channel sa mga cable operators nationwide. Ayan, maraming salamat sa pagtutok dito sa Wikaharian Online World. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes, alauna ng hapon. Maraming salamat. Paalam!